Nagpapresko na. Good morning, guys. Oh. game. Toto. Wait. Sige. Good morning, guys. Ako nga pala si Zane. And this is Kai and Binok. We are from Team CCG from Marawi City. Nandito kami ngayon to show the guns we own and to give an initial thought on it and some review. Ako nga pala ulit si Kai. Safety check lang po ah. This is my Glock 17 Gen 5. Actually, may mga pinalitan na ako dito tulad nitong sights, front sight, rear sight, tsaka pinalitan ko na rin ng dinagdagan ko na rin ng magwell. Konting review lang based on my experience. Sobrang handy niya for everyday carry. Sobrang gan, typical Glock for ADC. And kung sa performance, sobrang reliable po for EDC and shooting. And then ito po yung second pistol ko na avail ko recently. MAC 3011 SLD Tactical from Metro Arms Corporation. Made in Philippines po siya. So as you can see, sobrang bago po and ready for competition na. Fiber optic sight. Combat trigger, combat hammer, naka-magwell na rin. And straight from the box. Internals, wala akong pinalitan. Dito sa MAC, wala naman. Wala. Wala pa. Out of the box to, SLD Tactical. Ready na yan for, yes, competition. Hi guys, ako nga pala si Benok. So, papakita ko sa inyo yung mga pistols ko. First is my XDM. Springfield Armory, caliber 40. This is a 16 rounder. So safety check tayo. Okay. So this is a very reliable pistol. So out of the box to siya. May kasama ng holsters and then cleaning kit and then two magazines. This is a two-toned pistol. So kita nyo naman guys, maganda yung ano niya. Polma, okay na okay. This is all stock. Wala pang napapalitan dito. So, this is my second pistol. Newly acquired CZ-PO9 from Czech Republic. So, safety check muna tayo. This is out of the box. It has two magazines. Tapos may box strap siya. And then, the cleaning kit. So, this gun is a 9mm 19 rounder. Pwede siya pang everyday carry. Pwede mo rin gamitin for shooting sa range. So, stock to lahat. Walang napalitan. Ito yung makukuha mo pag binili mo out of the box. I got this from Shooters Depot. Shoutout kay Genesis. This is all black. May ano nito, may FDE colorway. But I got this all black para classic. Tapos may mga groove siya, serrations. Yan. Maganda yung grip niya. Medyo hindi nga lang gano'ng ka-aggressive, but maganda naman yung kapit niya. So, yun lang. Ako nga pala ulit si Zane. This is the CZ P10F, which is the full-size version of the CZ P10C. Actually, yung first choice ko is yung Glock 34 or tsaka dumating din ako dun sa VP9, but I chose this gun over those kasi dun sa Glock 34 naka Glock 17 na yung pinsan ko, tapos feeling ko medyo magiging same lang kami kung yun din yung kinuha ko. Tapos yung VP9 medyo yung mga H&K dito sa Philippines, feeling ko medyo overpriced din, kaya eto kasi I got this at a very low price. So, ito rin yung first ko na pinili. At saka, kumuha ako ng striker-fired pistol kasi gusto kong kumuha ng hammer-fired soon na pwedeng gamitin pang shoot. So, ito, pwede ko itong ipang-carry lang. At saka, very lightweight. Dahil polymer yung body, tapos steel yung frame. This is a 9mm
pistol. It came with two magazines, two extra back straps. I got this from Lock and Load. So, papakita ko yung D-Cocker na feature na. Ng CZP09. CZP09. Okay. Hammer down. Safety. Yan, safety na po yan. If ever, sa example, sa range, i-engage mo, hammer down. Ito nga pala yung Glock 17 ko, Gen 5. May mga pinalitan na po ako dito, like front sight and rear sight. Actually, okay naman po yung mga stock sights niya. Pero medyo sinubukan ko lang itong mga fiber optic na sight. And then, nilagyan ko po siya ng magwell for quick release and quick change mag. Actually, binrake in ko to ng 200 rounds. I suggest na gumamit kayo ng full metal jacket na ammo for break-in. Sinubukan ko pa siya nung out from the box na stock lahat. Okay naman po yung sights. Pero for me lang po, own opinion, mas naging okay yung hits ko sa range nung pinalitan ko ng sights. So, ito po yung second unit ko na nabili recently lang. May MAC 3011 SLD Tactical. As you can see sa camera, napaka-aggressive ng grip. Magwell, ayos. Naka-ambidextrous na po siya na safety, fiber optics, in combat trigger, combat hammer. May rail po siya for lights. And then, gusto ko po ipakita itong barrel niya. Naka-bull barrel na po yan. Makikita niya. So, yun lang guys. Medyo maikli lang kasi initial thoughts lang. Tapos, hindi rin most of these guns, these guns here, hindi pa namin na-try. Siya lang yung most na naka-shoot nung barrel niya. Reminder lang, every single one of us here has a license to own and possess a firearm. So, kailangan may ganun kapag bibili ka kasi hindi ka makakabili pag wala kang lisensya talaga. And ano nga din? Before po namin ginawa tong video, make sure namin na safety lahat. Walang loaded na pistol, chinek namin yung chamber, lahat, magazine, wala. So, yun guys, remember ha, pag ganitong mga review ng barrel, dapat sa safe na environment lagi. Check tayo, remember yung mga sa seminar natin, alam nyo naman po yun mga gun owners. Always, mauna, safety. So, at saka dagdag ko lang, medyo awkward kasi naka-mask kami lahat. Siyempre sa time ngayon na itong pandemic, talagang medyo mahirap kahit na magkakapamilya lang kami. Kailangan talagang mag-ganito kasi minsan hindi natin alam kung ano ba talagang pwede mangyari. So, safety first na lang din. So, thank you for watching and hope to see you guys soon on our next video pag matry na namin i-shoot yung mga barrel na nandito ngayon. Gagawa rin kami ng video about that. So, a little disclaimer ha. First time namin tong gawin to. So, pagbigyan nyo na kami. Sige guys. Sige, thank you.